Maganda ng bahay. Ang ganda ng bahay pero nag-drop ba ako ng pagkain. So gusto ko lang talaga makita yung mga dito, yung mga view. Okay, I'm gonna put this one in the vlog. Kung mamaya. So nag-deliver na nga ako ng pagkain kahit na hindi ako pwede kasi pag hindi ako magtrabaho, wala talaga buhay. Okay, patayin ko muna yung sasakyan ko dahil ang tugtog kasi bawal na to. Ito ako, so hindi ko muna gagalawin, ayusin ko muna itong camera. Na-BTV na yun, matnyo? Matnyo blau, dayo kalima. BTV. Ano pa pa? Mag-drive-drive ako. Hindi, hindi mo, danap na lang. Hindi, abul ang salakyan, bababababaw ang view ba? Ito na ginabol. Run. Hindi pag-abay ang salakyan diyo. Lagat-lagat tapos naman. I-view lang nato ng dalan. Okay guys, yan. Madali lang yan, so pag napagod ka gusto ko lang ipakita yung mga kalsada rito na dinadaanan natin. Okay, so eto nga, naligaw na ako ng daan kasi dapat gagamitan ko ng GPS pabalik kasi dito na ako malapit sa dagat. So actually dyan sa likod namin dagat na sana, kaso lang ako na lang para muna. Kaso lang hindi ako makapunta roon. At saka teka, dito ako liliko. Yun. Tingnan mo ang mga lugar dito. Diyan. Diyan. Pag nakakita ka lang ng mga paligid na puno ng mga punong kahoy, mga halaman, blaklak, mga garden, nare-remind sa akin na nung nasa Pilipinas ako kasi lumaki ako talaga sa sa bundok na area, talagang bundok. I mean you have to walk about 3-4 miles to get down from the beach area. Bagamat ang nanay ko naman ay nakatira, may mga lupain sa bundok, at the same time may dad, ang tatay ko rin mayroon namang lupain sa bundok. Madalas kami doon kasi marami naman, kung masipag lang doon, marami kang itatanim doon. Saging, kamuti, lahat ng mga halaman or mga vegetables na makakanta mo doon sa bahay kubo, makikita mo yan doon. Kung masipag ka lang naman. Okay? Kasi nga, ang bahay din namin talaga, kinatitirikan for how many years. Talagang nandoon yun sa may, tawag na to, sa tabi ng dagat. So as I'm telling you that my house is situated or located 30 minutes away from Boracay. So either you have to take the motorcycle or you have to take the motorboat. Okay, so it's just only like miles away. But then when I take my vacation in the Philippines, I don't want to go to Boracay anymore because my house is just close by the seashore. It's just a few steps away from the seashore, okay? So my son, my daughter are telling me to go to Boracay. I said, you have to go by yourself and I'm not going with you since you know already how to go there, how to get there, okay? So ito yan guys, nag-deliver ako ng pagkain. Ewan ko lang kung may bigyan ng pagkain ngayon sa akin kasi nga nagkakamera na ako while driving. I know it's not good and it's something like illegal to drive while camera is on, but then this place are safe to drive, so I gotta go keep driving and just looking at the beautiful sceneries on the roadside. I don't know what place is this. I think this is a part of Northgate or Ballard. I don't know. I have to, after this, I have to set my, what do you call this?
my GPS how to get close to our place of destinations. I mean, to the place where I'm going to get more pickups of deliveries of foods. Okay. Just wanna say hi out there to the Philippines. I wanna say hi to my friends all over the world and all my friends in I don't know, Carabas, Team Organic. But I have a lot of friends in Team Organic. I know they're very supportive to me. Friends all over the world, my family all over the world, and I just wanna say hi and keep safe, okay? And that's it for today. I'm gonna put this later on my blog, okay? Please support my blog by watching my blogs. And I have to continue doing this by showing the beautiful spots of the area, okay? Bye-bye for now, okay? Have a wonderful day. Thank you. I gotta show you my face. I'm gonna turn first. Okay? That's it. Bye-bye.